aming pangarga is almost 700 meter from here. Ayan. So, tumatakbo na po yung conveyor belt niya. Makikita niyo po, ayan. Ayan, yan po yung conveyor belt. May pangarga na po siya. So, malayo po ang nilalakbay niya. Papunta po siya doon. Ayan. Ayan. Paakit po siya dyan. And then, ibabato po yan dyan sa loob ng bodega. Siya lalabas sa spout ng ano conveyor. Nandyan po yung operator niya. So kitang kita niya po yung top view from top. Sige lang. Ayan mga ka-YouTubers, good morning po sa inyong lahat. At shout out po sa mga nagsasubscribe sa channel ko. So anyway, ngayon po ay nag-start na po kami ng loading. Ayan, nakatutok na po yung conveyor doon sa loob ng cargo holds number 4. Ayan po ang cargo hold number 4. So ayan po. Napakalinis ng aming bodega so far. Ayan po ang ikakarga namin. No choice kasi ito po yung nakuhang pangarga ng owner. So kakargahan po kami ng mid coal po siyang cooling. So before that, apply po kami ng chemical sa bulkheads. Ang purpose po ng chemical is hindi dumikit yung pangarga sa bulkheads sa loob ng bodega, no? So ayan po, makikita niyo po yung itim na yan. Yan po yung so malayo po yung pinanggagalingan niya. Open storage po siya. So ayan mga ka-YouTubers, ang barko ko po ay itong bodega. So ayan, ayan na po yung pangarga. Lumabas na po sa spout ng conveyor. Start na po kami ng loading operations. So ayan po yung pangarga namin, mid coal. Diyan na po siya lumalabas sa spout ng conveyor. Layo po ng tinatakbo niyan. Nakikita niyo po yung parang bridge na yan. Ayan po ang yan po yung conveyor belt. Bilis po ang loading operation. Ang rate po niyang loader is 1,500 to 3,000 metric ton per hour.
mga YouTubers, ang dati po naming schedule ng cargo is grains. Nag-changes. So, kaya itong aming nakuhang pangarga. Dirty cargo. So, kami ang mahihirapan paglilinis ng bodega. Kasi dumidikit po siya sa bulkheads ng cargo holds. YouTubers, nandito po ako sa top view. Dito po sa bridge wing. So, ayan po ang conveyor. Conveyor belt po yan. So, dyan po dumadaan yung pangarga galing po sa open storage. Papunta po siya dun sa cargo hold. Open po lahat ng bodega. Meron po akong 7 holds nakakargahan. So ang cargo hold number 7, yan po yung cargo hold number 7, is meron na po siyang laman. Ang balansin na lang po niyan is 3,200 metric tons to complete. So sa second run siya, kompleto na po siya. And then side rolling po yung hatch cover namin. So maybe tomorrow we will finish loading operation, depends on the weather. And after this we are going to Egypt by Gibraltar, almost 28 days sailing. So I hope na magandang panahon at makarating po kami ng maayos sa aming paruroonan. So YouTubers, Midcoal. So, ayan po ang pantala nila. Madungis kasi huling po yung kinakarga. Ayan o. Flag of America. Yan po ang flag ng Amerika. Ito po ang Mobile, Alabama, USA. So, ito po ang bridge wing ng Awe Quarantina. So, maganda po ang panahon dito ngayon. Warm, na medyo tama lang ang lamig. So ito po ang cargo hold number 7. So meron na po siyang pangarga. Pero hindi pa po siya complete. Ayan, yan po yung coal. Yan po ang itsura ng coal. Hindi po siya hazardous sa environment. So andito po ako sa taas ng hatch cover. Tutok po ngayon yung spout sa cargo hold number 6. Sa cargo hold number 2. Ito po yung nilulutingan ngayon. For final trimming na po siya. So, yan po yung pag-trimming nila. So, ang balansin na lang po nito is nasa
siya. Ayan po ang pagtitrim nila. Bicep trimming, spout trimming. Ayan po yung spout ng conveyor. So ayan mga ka-YouTubers, tapos na po kami ng loading operations. So waiting for the pilot and agent on board. So after that, alis na po kami dito sa port ng Mobile, Alabama. So sa awa po ng Diyos, naging maayos po ang lahat at sana makarating po kami ng maayos sa aming paroroonan sa Egypt via Gibraltar po. Mga ka-YouTubers, bye bye Alabama. I love you, USA. Yeah.